Natuwa naman ang mga mamimili sa patutupad na price ceiling ng bigas simula bukas. Batay na rin po ito sa nilagdang Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Joshua Garcia sa detalye live. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Tulad ng inaasahan, hati ang opinion ng publiko pagdating sa price ceiling sa presyo ng per kilo ng bigas na ipatutupad simula bukas, ika-5 ng Setyembre. Dayan, pabor siyempre ang mga mamimili habang dismayado naman ang ilan sa nagtitinda. Para kay Renaline, magandang balita daw ito dahil malaking bagay niya ang 10 pisong mahigit na matitipid niya sa bigas. Mas maganda po pag bumaba kasi kayang-kaya ng budget. At medyo hindi masakit sa bolsa. Pag ang kinita mo ay kukunti lang, sa bigas lang napupunta. Wala nang pandeming ulam. Dayan, nag-aalala naman si Arnel dahil namumuhunan lang daw sila sa mga itinitinda nilang bigas at kung magbababa ito ng presyo ay siguradong sila ang maapektuhan. Kami naman yung alanganin doon kasi yung puhunan mataas pa. Tapos bagsak namin agad ng ganun, kawawa rin naman kami agad namumuhunan. Sa monitor ng Department of Agriculture nitong nakaraang linggo, naglalaro pa rin sa mahigit 50 pesos ang kilo ng bigas ngayon sa mga palengke. Bunsod na rin ang illegal na manipulasyon sa presyo, katulad nga ng hoarding ng mga oportunistang negosyante at sabuatan sa kartel ng industriya. Kaugnay nito ay magkatuwang na iminungkahi ng DA at Department of Trade and Industry sa punong ehekutibo na ipatupad ang nasabing siling sa presyo ng bigas kasabay ng pagsirit ng presyo nito na nagpahirap karamihan lalo sa mga yumula sa vulnerable at marginalized mga komunidad. Dayan, at matatandaan nga na nito lamang Biyernes ay inilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Executive Order No. 3 na magtatakda ng limitasyon sa presyo na 41 pesos para sa kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos per kilo naman sa well-milled rice. Gayun din sa DTI para magpataw na din ito ng limitasyon sa presyo ng mahalagang bilihin na ipatutupad din na inaasahan bukas araw ng Martes. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa Dayan. Okay, Joshua, nabanggit mo nga na yung mga retailer o yung mga small merchants ang talagang kumbaga maaapektuhan din ito dahil mababawasan yung kanilang mga kita. Ano yung kanilang mga sentimiento o possible na adjustments? Are they fully cooperative to comply to the EO? O baka yung iba naman ba dyan medyo nadi-discourage na magbenta dahil nga mababawasan yung kanilang kita? Ano ang kanilang mga sentimiento sa EO na ito, Joshua? Well, Dayan, ayon doon sa mga natitinda ng bigas na nakausap natin kanina, ay wala naman daw sila magagawa kung ito'y patutupad ng pamahalaan. Yun na lamang ay baka sa susunod nilang kuha, sa susunod nilang puhunan para ikuha ng bigas ay hindi na ganun karami. Yun na lang yung gagawin nilang adjustment. But tungkol doon sa kanilang kooperasyon, syempre kung ito ngayon patutupad ng pamahalaan, ay wala naman sila magagawa. Dayan? Okay, well, maraming salamat sa update, Joshua Garcia.